unti-unti nang lumalawak ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng mental health. Ito'y punsod ng patuloy na pagbibigay ng kaalaman at tulong ng Anxiety and Depression Support Group sa pangunguna ng nurse at mental health advocate na si Ricky Ducas. Nitong linggo, kasabay ng Market Day sa Session Road sa Baguio City, nagtayo ng mental health booth ang naturang grupo sa tulong rin ng pamahalang lokal at mga volunteer. Naging mainit naman ang pagtanggap ng publiko dito. Nagulat ako, no? Kasi ngayon, yung mga tao na dumadaan, talagang lumalapit sila at nagtatanong, no? Na paano po kami makakuha ng tulong, paano po kami magabayan, ganun. So, ang primary po kasi na ginagawa natin, since hindi po kasi ideal yung set up for consultation, ang ginagawa po natin is that we link them sa mga professionals po natin, then we gave them materials, educational materials, tapos we offered them schedules na makapag-schedule po sila sa mga sa consultations natin with the professionals. So ganun po ang ginagawa natin. At pag pumayag po sila, tatawagan po natin sila para sa kanilang face-to-face na consultation dito po sa health center. Okay? At saka, kung hindi po natin na kaya po yung case niya, ipupunta po natin sila, i-refer po natin sila sa BGHMC. Ayan. And meron din po tayo mga private partners, no? Na sila yung mga nandoon. Like may private practice tayo, mga psychologists, nandoon siya sa booth. Para if in case of emergency, meron po tayong psychologists na nandoon. And ako po ay isa pong nurse, so nandoon din po ako para po in case of emergency. Ang primary purpose ko talaga po ng booth is to information dissemination that there is help and a lot of private and public organizations and groups are there and willing to help, and it's for free. Napaka-alarming yung numbers din ng suicide case natin. Mm-hmm. Which is 11 na ngayon, first quarter, compared last quarter na merong 6. Nakakabahala ang pagtaas ng bilang ng suicide cases sa lungsod, kung kaya't mas pinaiigting pa ang kampanya sa mental health awareness. Kailangan po natin sabihin dahil kailangan pong pag-usapan talaga. Hindi po dapat ito tinatago, hindi po dapat ito kumbaga pinag-usapan lang sa four corners. Kailangan pong pag-usapan natin in public para po yung mga taong suffering from these emotions and the loved one, para maging open din po sila sa atin. Maging open din po na humingi ng tulong. Ibinahagi rin ni Ricky na karamihan sa mga tinatamaan ng depresyon ay mga kalalakihan. Bukod sa pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating mental health. Nicole Cortez para sa Luzon Headlines.